Okay guys, subukan na natin yung ginawa natin guys, kung gagana ba siya. Okay, umandar yung green, magre-ready yung yellow. Ayun. And then susunod yung stop. Ayun, gumana siya guys. So, welcome back again sa aking YouTube channel guys. Pag-uusapan natin ngayon guys ay about sa traffic light diagram. Kung ano nga ba yung connection nito guys. Yung makikita natin sa mga street lights pero hindi natin alam yung connection. Sa video kong ito guys, may matututunan ka kung paano nga ba yung basic na paggawa ng traffic light. Gamit lamang yung tatlong timer at tatlong ilaw. Okay guys, simulan na natin yung pag-wiring guys. Ang kailangan pala natin ng mga materialis ay tatlong timer. Timer 1, 2, 3, tapos isang circuit breaker. And then, tatlong ilaw na color green, yellow, tapos red. Dito matitingnan natin sa diagram natin guys, yung lahat ng line to dito sa gilid is nakadirect na yan. Eto. Yung line to is pumunta dito sa timer 3 na coil. Timer 2 na coil, timer 1 na coil, tapos yung ilaw din natin nakakunik yung isang linya na sa line 2. Makikita natin dito sa diagram, wala na tayong problemahin dito sa line 2 natin. So ang problemahin natin dito lang sa line 1 kasi ito ang kinokontrol natin. So yung line 1 natin guys ay dumaan muna sa circuit breaker, pumunta dito sa number 55 na timer 3, normally close. So, i-connect muna natin yung line 1. Ito line 1 na. Line 1 na ng breaker. Papunta na sa timer 3. So, ito yung timer 3 natin. Mayroong 55 dyan. Number 55. So, i-connect lang natin yan. Yung 55 niya. So, ang sunod yan guys is yung 56. Yung 56 yan is nakakunik na siya dito sa timer 1. So ito yung labas niya, 56. Makikita niya sa diagram guys. 56, kunik natin yan. Is papunta na siya sa, kita natin dito, coil ng timer 1. So ito yung coil dito, may iwan yan nakalagay. And then yung iwan yan, konektado yan sa timer 1 na normally close, number 55. Timer 1, normally open, number 67. So, ipagsama natin to. So, supply natin yan. Sundan lang natin yung diagram guys kasi meron na ng tagging yan. Malalaman mo naman din dito sa timer natin. Ayun, papunta sa number 55. And then yung 55 naka-jumper sa number 67. Pukunik lang natin to. Papunta sa 67. Okay, kumpleto na yung kanya sa taas niya. Bali yung second layer na tayo guys. Itong number 55, tapos na tayo dyan. So, yung labas niya, normally close dito sa timer 1, is yung 56 niya papunta sa green na ilaw natin. Ito yung ilaw natin. Yun, yung green. Yung isang linya. Disconnect natin dito sa 56. Normally close lang timer. Bali, yan siya ang unang andar guys. Pag-una natin mamaya. O, dito na tayo sa pangatlong line. Yung timer 1 na may 67, yung labas niya is 68. Dito 68, papunta na naman sa timer 2 na coil. So yung coil natin, yung timer 2 is ito. May naka-indicate na ito. So hindi tayo mawawala dyan basta maalam natin yung tagging niya. Pag hindi natin alam yung principle ng contactor o timer, mahirapan tayo.
Pero kung may diagram guys, marunong kayong magbasa. Ayun, nakakonnect na siya sa iwan. So, ang iwan ng konektado na naman dito yung 55 normally close and then normally open na timer. So, susundan lang natin yan. So, ganito tayo dito sa coil. Nang iwan. Iwan ng timer 2. Timer 2 papunta sa 55. And then yung 55 guys papunta na rin sa uh, 67. Susundan lang natin yung diagram natin kasi mababasa din natin yan guys dito sa ating timer. Ayun, halos magkapareho yung wiring ito guys sa una. And then okay, dito na tayo sa kanyang output, yung labas ng dito yung labas niya dito is timer 2 na tayo eh, yung labas niya is yung 56. So yung 56 papunta yan siya sa yellow na ito, yung yellow natin. Ayan, yellow natin na ilaw ito, isa rin yan. So yung 56 niya ikukunik natin. Sundan lang natin yung diagram niyan. Kasi kung may diagram dito tayo mawawala dyan guys. Ayun, tapos na tayo dito. Dito na naman tayo sa kanyang normally open number 67. Yung labas niya is 68. Papunta na naman sa coil ng timer. Timer 3. So ito yung 68. Mabilis na to guys. Pagkasundan mo lang yung diagram. So yung 68 is papunta na naman sa coil. Coil lang timer 3. Mayroong iwan na nakaindikit dito guys. And then sunod nyan guys, timer 3. So yung ilaw nya ikukunik natin, yung color red is dito din sa coil ng timer 3. Ito yung isang ilaw nya. Kukunikin natin dito. Okay guys, yun, tapos na tayo guys. So ang gawin natin, i-titesting natin to kung gumana ba yung ginawa natin. So yung timer natin nakaset yan sa 3 seconds 3 seconds, depende sa settings guys kung ilang segundo. Okay, sasaksak na. Ayun, umandar yung green. Yun, namatay. Umandar yung yellow, ready. And then yung stop. Yun, ganyan yung sequence guys. Ayun, bumalik siya. Pabalik-balik lang yan. Ayun. So guys, madali lang yung diagram niya guys. Ito yung diagram guys. I-screenshot nyo na lang. Susundan nyo. Ayun. Okay, adjust natin yung timer. Pwede natin i-adjust yung guys. Patagal-tagalan natin kunti kasi yung timer natin 30 seconds yan, yung pinakataas. Pero pag sa mga street light is hindi naman mas patagalan eh. Okay guys. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Kung nakatulong ang video ko sa iyo, maaari kang mag-subscribe sa aking channel. Pakipindot na lang din po ang like and then notification bell para update ka kung may bago akong mga video. Kung may gusto ka pong malaman, maaari ka pong mag-comment sa baba at gawa natin ang video yan about sa mga control. Maraming salamat and God bless. Salamat po sa panonood.